Update po tayo mula sa PNP kaugnay sa pagpatay kay dating Batangas Representative Edgar Mendoza. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, bibigay ko lang sa iyo yung mga mahalagang inanunsyo no, ni PNP Chief Archie Gamboa sa kanyang press conference a while ago dito sa Camp Crame. At kagaya na nabanggit mo, isa yan sa pinag-usapan, case closed na ang turing ng PNP sa pagpatay kay dating Batangas Representative Edgar Mendoza at sa driver at bodyguard niya. Sabi ni PNP Chief Archie Gamboa, six suspects ang sinampahan na ng 3 counts of murder. At itong mga suspect na ito ay napagtibay ang kaso laban sa kanila sa pinagsama-samang ebidensya ng forensic evidence, mga testimonies at CCTV video. Sa parehong press con ay inanunsyo rin ni Gamboa na ang pag-relieve no, sa 3 senior officials, ito ay for playing golf on duty. Sila ay puro mga taga-Police Regional Office 7 o Central Visayas. Sila Police Colonel Dennis Artil, Police Lieutenant Colonel Richard Batang at Police Lieutenant Colonel Glenn Mayam. Naglalaro ang ayon sa Chief PNP, naglalaro sila on Tuesdays and Thursdays during duty hours at pag daw sila bored ay even Wednesdays. Pwede raw naman maglaro, pwede naman daw ang ehersisyo, hindi yan pinagbabawal ni Gamboa, katunayan siya ngayon nagbabadminton din daw, pero hindi during work hours, dapat daw ay pagkatapos ng trabaho. Tungkol naman sa balitang pag-pull out ng mga police sa danger zones, dyan sa mga within the 14-kilometer radius affected areas, danger zone sa Taal Volcano, ito daw ay call ng regional director ng Calabarzon at ito daw ay pagtalima sa welfare din ng kanilang mga kapulisan na naandoon sa loob ng danger zone. Pero inuulit at binibigyan din ni Gamboa na kung ang panawagan ay public safety, kasama raw talaga sa trabaho ng mga pulisa magsakripisyo at ipagpapatuloy nila yung mga checkpoint para magpatupad ng lockdown at mapanatiling ligtas lalo ng mga residente sa mga affected areas. Connie. Maraming salamat, Mark Salazar.